Okay? Balikan po tayo sa ating mga upuan. We are now in our last session po, ang title po ay Speaking the Truth in Love or Exhortation, in other words. So, nagawa lang po namin yung ating exegesis at medyo nag-nosebleed tayo ng konti sa exposition. At po nagawa natin yung dalawang steps na yun, ready-ready na po tayo din sa pangatlo. At ito na po yung parang kapag nag-ahanda na nga po talaga tayo magturo o magsalita sa mga tao. Okay? So, ano po ba ang mga hakbang natin patungo dito? How do you speak the truth in love? Sa ano mga konteksto? Kasi hindi lang naman preaching yan. Pwedeng cell group, pwedeng tuturo ka ng Bible study, pwedeng nagka-counseling ka, pwedeng ka, you know, sari-sari mga bagay na pwede mo i-apply yan. So, ngayon, pinag-usapan natin dito ay may kanalaman doon sa nag-i-speak ka usually sa public. So the first thing na kailangan mong gawin is to set your talk outline based on your teaching frame. So mamunawaan natin kung ano yun. But that's the first step. So set your talk outline based on your teaching frame. Pangalawa na kailangan mong gawin is you need to pray that God will speak in and through you. Now I don't need to say na ngayon pala magpipray. Pagkatapos mag-exegete, mag-exposition, ngayon pala magpipray. But more importantly, during this particular time na ready ka na magsalita, you need to focus more on God rather than sa sarili mo. Even rather than dun sa mga hinanda mo na. No matter kung naman yung naihanda mo. Because ultimately, ang effectivity mo as a spokesman of God ay hindi nakasalalay sa ganda ng outline mo o sa ganda ng PowerPoint mo. Nakasalalay yan sa pagkilos ng Holy Spirit in and through you. So we will talk more about that, okay? Tapos, pangatlo, is what you need to do is you need to enlist the help of technology if it's helpful. Kasi hindi naman natin pwede i-deny na sa panahon natin ngayon meron na tayo mga technology na iba pang klase, alam PowerPoint. But of course, hindi lang naman ito pwede natin magamit na technology. Merong video, may kung ano mga bagay. So talk a little bit about that, okay? Tapos, pang-apat, you aim for life change, not mere information. So, we'll talk about paano ba magagawa itong preaching ministry na hindi ka lang basta para nag-inform lang sa mga tao. Kundi talaga merong pagbabago nangyayari sa buhay nila. And then finally, know how to start and end properly. Know how to start and end properly. So, madaling maalala yan. Just remember the word, speak. Okay? So, ano yung exegesis? Ano yung word na kailangan ka na? Speaking. Kaya ako baba yung ulitin niya kanina eh. Ha? Yung dig. Okay? Dig into the text. Ano yung word na kailangan mo tandaan para sa exposition? Hear. Hear. Okay? At ano naman na kailangan mo tandaan pagdating sa exhortation? Speak. So just try to remember those three words. Dig into the text, hear the Spirit, okay? And then speak the truth in love. Yun ang tatlo steps patungo sa biblical preaching. Alright. You need to understand a very important principle, and that is to think before you speak. So madaling salita, huwag ka lang basta daldal ng daldal. Sometimes, pag walang masabi ang isang tao, salita siya ng salita habang iniisip niya kung ano sasabihin niya. Okay. Nakarinig na ng tao nila. Yung iba, parang monotone sila sabi to fill in the space kasi medyo kinakabahan eh. Diba? So, hallelujah, purihin ng Panginoon, napaka-buti ang ating Panginoon, siya ay mabuti. At mabuti nga po, Panginoon, sapagkat siya po ay mabuti. Hallelujah. Okay. Yung mga ganun tao, medyo, ibig sabihin yun, hindi talaga ready eh, okay?
So you have to think before you speak. Kailangan mag-plan mo ano yung sasabihin mo. Okay? So, let's talk about the first step. Set your thought outline based on your teaching prayer. So, ano bang proseso yan? Well, it involves the following. Una-muna, you have to go back again and identify anong type of text ba itong inahandal mo. I will talk about that kung ano yung natin sabihin dyan. Pangalawa, kailangan mong gawin is you need to come up with a take-home message. A take-home message is a memorable single sentence na kinompose mo that can easily be understood, na medyo memorable siya, catchy siya, clear siya, and they can take it home. Ibig sabihin, kahit ilang araw na lumipas, they can tell you ano yung mensahe mo. Okay? So, ang tawag yan is take-home message. And it takes effort para ma-craft mo yung ganyang message niya. In one sentence, as much as possible, maikli lang, 9 words or less kung po pwede, you know, make it something na maaala-ala. But if, kung ang mensahe mo yung tipong 4 sentences, nobody can remember that. Ipakadalatan na nangyari sa mga mensahe na naalala ng mga tao, yung joke. Okay? O yung kwento. Pero yung mensahe, ano mensahe niya, ano yung Pastor Bob? Tukul kay Jesus? Tapos pagkarating ilang linggo, anong sinabi? Tukul kay Jesus? Pagkarating ilang linggo, ano yung Pastor Bob? Ano yung sabi ko? Na iba eh, tukul sa kakalanan. Ano sabi niya? Bawal daw. Wala, di wala, wala ka, tututunan. Di ba? So, 50% sa ating ginagawa, yung malang mangyayari. Tapos pangatlo, kailangan mong gawin is to understand the teaching frame, and then finally, gagawa ka ng talk outline. Okay, yan ang procedure. So, umpisaan mo sa determining the type of text, tapos nun, isipin mo ano yung take home message mo, tapos aaralin mo yung iyong teaching frame, which is really all about audience analysis. Aanalyze mo sino ba yung kakausapin mo. Okay? At ano ba ang sitwasyon nila? And then finally, there's a talk outline. So, let's move into this one by one, okay? First of all, types of text, okay? At least there are three, okay? Una-una, meron tinatawag na truth-oriented text. Ano po yung truth-oriented text? Well, very simply, a truth-oriented text is a text kung saan ang main emphasis is a principle. Main emphasis niya is a principle. In other words, kahit anong aral ang gawin mo, basically, yung text ang tinuturo lang niya ay prinsipyo. Meron na siya tinuturo ng katotohanan. Wala siyang pinagagawa. Walang pinagagawa si Pablo, si Moses, o sino man yung sulat. Wala siyang utos. Prinsipyo lang. Okay, ang tawag dyan ay truth-oriented text. It is often in the indicative mood. Ibig sabihin ng indicative mood, parang dinideclare mo lang isang bagay, hindi ng totoo. Halimbawa, Jesus is poor. Yeah. Tama-tama sa inyong church. J.I.L. Okay? Now, there's another kind of text ang tawag ay cross-oriented. I mentioned this a while ago, pero I'm just trying to summarize it again. Ang ibig sabihin ng cross-oriented ay the main emphasis is a command. Habang inaaral mo yung text na di-discover mo talaga ang pinakapunto nitong text na to o passage na to ay ito yung command. So therefore, it is in the imperative mood. Example po ay believe. Utos, believe. You know, live your life, obey the Lord. Yan, mga trust-oriented text. May pagkakatawa naman na mayroong truth and trust yung text. Magkasabay, magkasama siya. Okay? So both truth and trust are in the text. Ano tawag ko dyan? Nalala niyo? Hallelujah passages. Kasi hindi ka na mahirapan eh. Nandun na pareho eh. Okay? Now, you need to come up with a take-home message base dun sa na-discover mo kung anong klaseng text ba ito. Kung ito ay isang truth-oriented text, then you need to come up with a turning point. You need to come up with a turning point. Now, a turning point is simply a principle. So, example nito, false teachers ruin good churches. Okay?
Naalala niyo rin na yung exegesis natin, at exposition. So ngayon, exposition at ngayon at exhortation na tayo. So iniisip ko na, base sa exegesis ko, base sa exposition ko, which is yung timeless principle, okay? Ano pwede kong sabihin ngayon sa audience na aking nakaharapin that is clear, simple, memorable na statement? No, na pwede nilang iuwi. That was the take-home message. Okay? So, sa akin pala dahil, pwede kong gawin itong false teachers ruin good churches. Now, example, if we evaluate this, wala naman akong sinuutos. Have you noticed that? Wala siyang utos. There's no command. Sinasabi ko lang yung prinsipyo na false teachers ruin good churches. Now, sa akong sermon ko, doesn't mean na wala akong application. Meron. Pero isa lang yung sasabihin ko na dapat memorable. Kasi kung marami akong sinasabi, wala siya na matatake home. Kaya sa gitna ng aming maraming kwento, habang pipilis ako na ganyan, tuturo ko, uulit-ulitin ko yan. Kaya ang turning point ko, dahil ko sasabihin yan, so sabihin ko, mga kapatid, listen carefully, false teachers ruin good churches. Say that to the person beside you. Say mo sa katabi mo. Hallelujah, mga kapatid. So, paliwanag, blah, blah, blah. So, ngayon, pakinigin mo, mga kapatid, pakinigin nyo ito. False teachers ruin good churches. Say that to the person at the top. Blah, 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 blah
Wala kami naalala. Kaya mo kumento eh, di ba? Pero kung may naalala kami, then we can take it home and use it. Okay. Ngayon, minsan, trust-oriented yung passage. Kapag gano'n, I need to come up with a tagline. What is a tagline? Well, basically, it's a simple statement that is a command na pwede maalala ng mga tao. Pwede nila naka-phrase siya in such a way na command siya. Example, watch out for bad apples or bad bananas or bad santol, you know, whatever, okay? Depende kung sino yung kausap ko. Okay, kung magkano kausap ko, bad apples, okay? So, napansin naman ang kakaibahan ng ano, tagline saka ng turning point. Ano kaibahan? Wala so much warning. May pinagagawa ako eh. Sa tagline, may pinagagawa ako. Okay, well. Yung sa muna, wala akong pinagagawa. Yung una, most teachers, sabi ko, ruin good churches. Okay? Doon sa pangalawa, may pinagagawa ako. Watch out. Okay, watch out. So, po, sa bad apples. Okay? So, paano kaya? Tuturo ko, di ba? Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. This is the thing to listen. Watch out. For bad apples. Say that to the person beside you. Hallelujah! Blah, blah, blah! Blah, 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 blah. Listen! Watch out for bad apples. Okay. Nakatawa sa sermon, ang manuguhin na sila. Watch out. Okay, pagsakay nila sa tricycle. Watch out. They remember it. Amen? So, pag sinabi ko take-home message, one short, memorable, catchy statement. Either turning point siya, or tagline siya. Some people call this preaching idea, or big idea, but I call it turning point, or tagline, para ma-differentiate yung dalawa. Okay? Now, obviously, kung yung passage mo ay truth and trust combined, okay, maybe ka na lang. Whether you're going to focus more on a turning point or focus more
on air time. Now let me just explain, na kapag kayo ay nagtuturo, I don't mean to say, na let's say, a turning point ako, turning point na gusto ko i-deliver. Hindi ibig sabihin na wala akong application. Amen? May application ako, kaya lang, ini-state ko yung application ko, not in a way na parang memorable or catchy. Para huwag sila ma-distract. So, it's the beginning of, you know, false teachers ruin good churches. So, we bigyan mo ng application. Kasi ganito po yan. Eh. So, parang ako sinasabi. Pero hindi mo naalala yung mga sinasabi ko. Kasi hindi ko siya ini-state in a memorable way. Diba? Satala ko na sa top. Pero yung mga dinibig mo lagi, kasi memorable, eh yung sasabihin ko, false teachers ruin good churches. Yun ang maalala ko. Kasi, kinrap ko yun in such a way na memorable siya. At dahil inuulit-ulit ko siya, yung mind mo registers na yun yung pinaka-main point. So everything else na sinasabi ko, dumadaan lang sa yun. Pero hindi nag-stay. So yun yung sinasabi kong paraan in terms of teaching. So mamimili ka kung turning point o tagline. Ang bottom line nito is that pag-uwi ng mga tao, meron silang dala-dala na mensahe galing sa Panginoon na pwede nilang gamitin sa buhay nila. Okay? Na narinig nila maigi at nakita nila na galing talaga sa Word of God. Okay, now. So from here, so let's say meron mga take-home message, kailangan mong iisipin yung teaching frame mo. Nang sa madaling salita, ano ba yung aking dadatnan doon? So, first, you know, as I think about my outline, kasi gagawa na ako ng outline. Diba? Yun ay magiging basihan ko ng aking salita, ng speech ko. O naman yun. Una, iisipin yung sarili ko, sino yung audience ko? Okay? Sino ba yan? Puro mga babae yan. So, kailangan yung outline ko takes into consideration kung sino sila. Mga babae yan eh. Kung puro kabataan niya. So, pag kabataan, kailangan yung outline mo medyo parang i-ano mo ng konti. Pati yung mga sasabihin mo, dapat nakapokus sa mga kabataan. Diba? Yo! What's happening? Yeah! You know? Kailangan medyo isipin mo yung kabataan mo. Diba? Kasi boring ka. Diba? Puro youth yan. Sabi mo, ano mga kapatid? Ang super of sarganism at ang predestination. So yung mga youth, patay na yun, di ba? So kailangan baguhin mo yung ano mo, di ba? Isipin mo yung audience, sino may kausap mo, di ba? Amen? Kasi minsan mga tao ganun, di ba? Sobrang handa sila. At kaga naman, dala-dala na yung outline na, power pa yun. At pagharap nila ganun, puro pala si Celta Anyos. Hindi pala yun yung audience, akala mo, di ba? Yung mga tao pala, puro may mga tubo-tubo na. So, wala-wala, hindi ka pwede mag-preach sa isang oras kasi patay na yun, pagkata sa isang oras. And then ask yourself, ano yung occasion? So, if Pastor Arnel invites me, these are the things I ask him, ano yung occasion? Ano ba yung, ano dito, ano ba yung mangyayari? Okay. Ano yung situation ng audience? Are they going through some trials, ha? Are they experiencing parang problems sa pera? Okay? Ano okasyon ito? Anniversary. Okay, anniversary yan. Pero what is happening to the people? Eh, Pastor, anniversary namin, pero wala ng mga tao, parang puro problema sila. Kaya hindi kami maka-celebrate. Okay, it helps me to understand. Ano yung pupuntahan ko? Ano yung dadatnan ko? Diba? And then finally, ano yung objectives nito? Ano gusto natin ma-accomplish? Ano yung gusto natin mangyari dito sa event nito? So, ang tawag dito, audience analysis. Ibig sabihin, hindi po kayo kapatid, kasi dito kinanalyze ko yung Bible, yung scripture, tapos nag-exposition na ako, inanalyze ko yung Bible, talaga naman, theology to the max, no split, talaga, tumutulo na sa tenga, wala ng theology ko, diba? Hindi pwede yan lang, isipin ko pa rin yung audience ko. Sino may dadatnan ko? Sino may kakausapin ko? Asan na ba sila sa buhay nito? Because then yun ang difference between a preacher who really connects with his audience saka yung preacher na parang nasa ibabaw ng ulap, hindi mo alam kung nagpilis yung sasabihin niya. Kasi hindi siya nagkoconnect sa mga tao. Pansin mo yun, pag may preacher na mausap, parang feeling mo ikaw yung kinakausap. Tapos feeling mo parang yung mga problema mo alam niya. Yun yung mga mauhusay na preacher na ina-analyze niya yung sitwasyon ng audience bago siya magsalita. Hindi puro Bible lang. Okay? Kasi iba, puro Bible nga, gagawin mo sinasabi, pero hindi ka naman makarelate. Kasi parang pili mo, aning ko yan, sinang pakilang
ano yung Nicodemus? Sino ba yung Nicodemus na yan? Kasi hindi nire-relate ng pastor sa sitwasyon ng mga tao. Okay. Now, okay, let's talk about the outline. Kasi there are outlining options. Okay? Basically, an outlining options can either be deductive, okay, or inductive, or combination, or yung tinatawag na narrative style. Now, when I talk about this talk outline, kasi I'm referring to sa mismong body ng talk mo. Siguro na, iba sa inyo, naka-attend na ng English composition o apat araw kayo sa eskwela at isa tinuro sa inyo para gumawa ng kahit anong speech. Okay? Alam naman natin na tatlo lang naman ang bahag eh, di ba? Na kahit anong speech. Intro, okay? Body, ano siya lang? Conclusion. Okay, tapos lang naman nakakagyan na kahit anong pag-ipag-usap eh. Diba? Intro, body, conclusion. Okay, ito yung pinag-usapan natin top outline. I call this a take-off. And then I call it conclusion as touchdown. Yan ang terms ko dyan. Pero yun din ang ibig mong sabihin. Intro, body, conclusion. Sa akin, terminology ko, take off, talk, touchdown. Okay? Pero pareho yan. So, okay, malito dyan. So, pagdating dito sa talk mismo, yung pinaka-tapos ka namang introduction at bago ka mag-conclude, yung talk mo na yan can either be deductive, inductive, combination, o kaya narrative. Okay? So, paano ba ginagawa yan? Una, let's talk about deductive outline. Ano ba yung tsura ng deductive outline? Well, una, okay, after reading your text, introduce your take-home message. In other words, sa deductive, talagang sinasabi mo na agad kung ano yung take-home message mo sa umpisa pa lang. Okay? Pagkatapos noon, nag-i-introduce ka ng controlling question. A controlling question is a question that controls. Joke lang. Okay. Kasi, controlling question means you ask a question na magsaserve as a parang a guide for the entire talk. So, pagkatapos mo i-introduce yung take-home message mo, you now bring out a controlling question, for example, why should we guard against false teachers in our midst? Okay? Now, yung question mo, it should be something na relevant sa audience mo kasi pinag-isipan mo na nga yung teaching frame mo. Okay? Inisip mo na kung yung sitwasyon nila. Inisip mo na kung yung pangangailangan nila. So, you come up with a controlling question na sa tingin mo would create interest sa kanila. Ako, napakinggan nila yan. Diba? Kasi mas nagkuha ka ng question na, ano ang mga statues ni Daniel? Tapos kaya umasa ko, puro senior citizen, yun, iba, lahat mga nakatubo na, iba. Sabi na, ano pakialam ko? Kung sino yung status ni Daniel, okay? So, yung question mo dapat, yung controlling question mo dapat, should be related toward your audience, pero coming from your text. Galing sa text mo. So, dito, yung example na to, iniisip ko pala yung 1 Timothy 6. Okay? So, controlling question ko is, why should we guard against false teachers in our midst? Tapos na, I answer the controlling question by means of a point name. Ano ibig sabihin ng point name? Example, four reasons. Sabi ko kasi why. So, since the question ko ay why, ang point name ko would be because, o kaya reasons. Diba? So, sasabihin ko, false teachers ruin good churches. So, let me ask you a question. Why do you think na kailangan natin bantayan ang mga churches na? Well, makinigin maigi. There are four reasons why. The first reason is, boom! Okay?
give you first reason. So, tawag niya deductive approach. Kasi, sinabi mo na sa amin yung mensahe mo, tapos ngayon, unti-unti mo pinapaliwanan. Kaya deductive. Okay? Tapos ito, is you try to prove and explain and apply the actual points using appropriate illustrations. So, you say something, okay, the first reason is this. The reason bakit kinakailangan natin na mag-guard against false teachers is kasi ang dala-dala nila is unhealthy doctrine. That's the first reason. So, ipapaliwanag mo yun. I-explain mo, ipuprove mo yung mula sa text mo, i-illustrate mo para maunawaan nila yung punto na yun. Okay? So, pagkatapos mong gawin lahat yun, you conclude by mentioning the take-home message again. Okay, so tawag dyan sandwich. So pagkatapos ng talk mo, babalikan mo ulit yung take-home message mo, sabihin mo sa kanila. So, in conclusion, okay, false teachers ruin good churches. Okay, let's bow our heads. Okay, tapos na yung time, okay? So, yun yung tawag ng deductive outlining. Get it? Okay. Any questions here? Can I have a water, please? So let's look at an inductive outline naman. Ano naman yung tsura to? Inductive outline. Well, una, after reading the text, you introduce a controlling question. Ano kakaibahan? Ano ang kakaibahan sa inductive? So, ano ang kakaibahan doon sa deductive? Doon sa deductive, binanggit mo na yung take-home message mo. Sa inductive, pinostone mo. May mo sasabihin yung take-home message mo. Ayan, thank you. Salamat. Time out. Pagkaraan na tatlong araw. Ay, mahirap po talaga na medyo buha bata. Mabat eh. Oo. Kasi 27 na ako kaya medyo nahirap. Okay. Thanks to. Pangalawa, answer the controlling question by means of a point name. Anong point name? Kanina sabi ko ba, four reasons. Okay. Tapos, prove, explain, and apply the actual points using appropriate illustrations. And then finally, conclude by mentioning the take-home message. Okay, what's the difference? Ano ka may bahan sa deductive? Ha? Anong difference po niya? Anong kakaibahan ng inductive sa deductive? Nagtatanong po ako. Ibig sabihin, naghihintay ako ng sagot. Ano po ang main difference? Anyone, ito ba? Ha? Well, bottom line. Nasa tingin yung kakaibahan talaga. Pinaka-bottom line. Sa itsura niyo. Yes? Nahuli yung take-home message. Okay, so yun ang main difference ng inductive. Pinopostpone mo yung take-home message mo hanggat maaari. In other words, parang siya yung punchline. Hinihintay mo na hanggat ng dulo. Saka mo lang sasabihin. Samantala yung deductive, sinasabi mo na agad. So, umpisa pa lang. Okay? Right. So, let's look at a combination outline. Ito ang combination. After reading the text, introduce a controlling question. So, ano yun? Inductive, ba? Inductive yan. Okay? Tapos nun, introduce your take-home message. Ano yun? Deductive. Okay? Tapos, answer the controlling question by means of a point name. So, parang deductive siya. Ito. Use appropriate illustrations to prove, explain, and apply the actual points before stating them. Okay? And then conclude by mentioning the take-home message again.
What do you know this subcombination approach nito? This is just some of the ways to do it. I'm not saying na ito lang ang paraan. But what is the, what, napatid nyo, combination outline? What is the unique characteristic of a combination outline? Alright, so nauna yung control inversion, di ba? Meron kayo naging pin take home. Look at this one. What do you notice dun sa state sa sinabi ko? Yeah? Ano? Ano pa din mo? Okay. Ang sinabi ko dito, sabador, right? Pero na-notice mo ito rito? Anong ginawa ko sa pinaka-points? May nilapansin, ha? Sabi ko, use appropriate illustrations to prove, explain, and apply the actual points before stating them. Tignan mo na sa kapitang kanina. Anong sinabi ko? Okay? Alright, ganoon natin kanina. Prove and explain, apply the actual points using appropriate illustration. So, sinasabi mo yung point, and then, ina-explain mo. So, dito sa susunod, sa combination, hindi ko sinasabi yung ano, yung point. Nag-umpisa ako sa illustration, pinapaliwanag ko, nag-accepting, saka ako pala sasabihin yung point. Ayan, kita nyo ba yan yung difference? So, I'm just giving you an example o paraan. I'm not saying ito lang ang tanging way para magkumuha ng combination, pero, you know, you can play around with these different approaches. So, basically, ang ano lang ito is, kailan mo sasabihin yung take-home message mo, tapos, paano mo i-deliver yung mga points mo. Yeah. So, conclude by mentioning the take-home message again. Now, here's something different. It's called the narrative outline. Narrative outline. Ako, this is my main approach to preaching. I use this a lot. So, what I do is, I start with a problem. Introduce a problem. So, yung problem na yun is something na sa tingin ko, yung audience ko, can easily relate to. So, I will mention. Tapos doon, I will develop audience angst concerning the problem. Ano yung angst? Anybody of you have encountered the word na angst? Narinig nyo na yun? Okay, some of you, one of you, alright? Yung angst is yung feeling na parang, alam mo yun, pag ikaw ay nanonood o nakikilig ng isang bagay, parang nabibitid ka, parang yung gusto mo i-resolve ang isang bagay, ang tawag ng angst, you know, yung parang, ano nga? Alam mo yun, ganun yung feeling mo, di ba? Uy, alam mo, may sasabihin ako sa'yo, ano yun? Sasabihin ako kami. Ano yun? Sasabihin ako sa'yo. Ano nga yun? Sasabihin ako. Ano yun? Metal? Ako, alam mo na lang sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Di ba alam mo? Sasabihin mo ba? Hindi. You know, yun ang ibig sa'ng angst yun eh. Okay? Ibig sabihin mo talaga. So that's what I do in narrative outlining. Basically, I create a problem, I picture it in people's minds, and then I bang on it, and I just kept on dealing with it until the people, yung mga tao nakikinig, parang, oh nga, problema na nga, ano gagawin natin? Hindi, hindi ako tapos eh. So, basically, you know, itong problema na ito, at itong problema na ito, pag hindi natin sinunod ito, problema ito. Nakikinig yung problema na ito. So, while I'm preaching, people are holding on to their chest and, please, tulungan mo kami. Problema na yan. So, I develop that kind of, ano, sa outline ko. Now, how do I do that? You know, maybe I explain, I come up with the stories, I show the pictures of PowerPoint, I tell my story, you know, the vehicle minutes sa kasaan na ganito, you know, tumama yung mukha niya sa bumper, tapos naiwan yung mukha niya sa bumper. You know, I just go and tell story after story para ang goal ko is to make people feel like kailangan solusyonan itong problem na ito or else hindi kayo mabubuhay rito. So yung mga tao nakatitig lang, nakatingin lang sa akin, walang natutulong. Okay? Kasi pag sa didactic kasi na problema, di ba? Mga kapatid,
Ito ang mensahe ng Panginoon. E, nasa introduction pa lang. Ito ang mensahe ng Panginoon. Kung magtitiwala tayo sa Kanya, walang imposible sa Diyos. Okay lang pa? Hallelujah! Amen! Narinig ko na. Uwi na tayo. Kasi tapos na yung mensahe, di ba? Kaya rin sa'yo yung industry, parang na, so, sa kaya pupunta si Pastor Amel dito? Ikot-ikot tayo dito. So, pa tayo pupunta, di ba? Punta tayo ng Jerusalem, sumagli tayo sa Rome, nagpunta tayo ng Italy, sa sarili punta, di ba? So, parang yung mga tao parang, sige na. Iba yung feeling na parang, nagsalita yung tao, tapos, ano raw, tapos siya na, tapos sinabi na naman siya, ano raw yun? Tapos sinabi na naman siya, okay. Iba yun, ibang feeling yun. Frustration ang tawag ko, frustration. Kasi pa ikot-ikot ka eh, di ba? Nag-umpisa ka ng, umpisa ka sa salvation, napunta ka sa discipleship, may wanting healing ka na, hindi ko giving. Ano ba yan? Ang puro naman, di ba? So, walang structure. So, hindi ka natutukoy. Natutukoy ko yung style of preaching where you create interest, you create parang provocation and engagement so nobody falls asleep. Tapos, you go into the text, and you expound on it to build suspense. With or without points. I am known as a preacher who preaches na walang points except one point. Okay? So, pag nagtuturo ako kadalasan, I don't say 3 reasons, 5 ganito, 10,000 points, you know. Wala ka marinig sa akin. Instead, you will hear me expound on the text, and then, saka ko pala sasabihin sa mga honest, sa tingin ko, at the end, kung ano pinaka-main message ng Panginoon. So, I end by stating the take-home message. Right? So, there's only one thing you hear from me. Most of the time, anyway. There are times I use points then. And then I could prove and explain and apply the take-home message. Usually, sa katapusan na. As I apply it, I prove it, I show them na bakit mahalaga itong point na to, and I give them something to work on para immediate application. What's the difference nito? Anong difference nito, approach nito? Doon siya na muna natin pinag-usapan. Deductive, inductive, combination. What's different? Anyone? Ano ka may ba? Yes po. Mm-hmm. Yes, okay. All right, okay. So it looks like what? What does it remind you of? Huh? It reminds you of a story plot. Yeah? It reminds you of a story. The way I preach is like I'm telling a story. Di ba? Once upon a time, meron isang magandang babae. Pagkatapos, kinidnap siya! Sino kumidnap? Hindi ko alam! Biglang may kumalil na isang tao, kinuha siya! Hindi ka... Ano nangyari? Abangan, ang susunod ako ba na? That's called storytelling. Okay? Di ba? So, preaching using that approach creates engagement. Now, it's not as easy, I'm sure, pero well, that's one of the options para malaman nyo na may options. Okay, looks. So now pray that God would speak in and through you. Now, this is so important kasi most of us, lalo sa ganitong mga seminar, minsan akala natin ito all depends on gano'ng magkaling magsalita and all of that. But let me show you a passage of scripture mula sa Book of Romans. Again, it's not about Romeo and Juliet. Romans 15:17-19a. Sabi, therefore I glory in Christ Jesus in my service to God. Ibig sabihin na I glory, parang sinasabi niya na ako ay parang nagmamalaki in a sense. I glory in Christ Jesus. So nagmamalaki ako in Christ. Hindi ako nagmamalaki sa sarili ko. Kundi ang pagmamalaki ko o ang pagtetestify ko ay may kinalaman kay Jesus Christ at yung aking paglilingkod sa Kanya in my service to God. And then he asked, I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God. Now, Paul is a very excellent communicator. Very excellent. I believe na matalino siya. Basahin mo lang yung masinulat niya. Romans, Corinthians,
grabe, no? Yung weight niya na mag-isip. So I could really say na mahusay siya talaga tao. Right? Pero at the end of it all, bottom line na rin, sinasabi niya ganito. Wala akong pwedeng iyan sa sarili ko. I will not venture to speak of anything. Except, sabi niya, kung ano lang ina-accomplish ni Christ. Through me, in leading Gentiles to obey God. So, bottom line, ibig sabihin ni Paul, sabi niya, remember na pala ko, nagsasalita, nagtuturo, it's not about you. So, stop focusing on yourself. Kasi pala sa kakabahan kayo. But you know, there are two kinds of fears. Sa mga tao nagsasalita, the fear of men, yun yung pala kinakabahan ka, makapagkamali ka, kinakabahan ka na makapagutal ka, so, nauutal ka na, di ba? Okay, yun lang, natatakot ka na, baka hindi mo, you know, maalay ka naman, kaya hawak-hawak mo yung pulpito, ayaw mo umalis, di ba? Mga kapatid, dito lang po tayo sa pulpito na ito. Kasi you're afraid of people. And masyado ka conscious sa itsura mo, o sa language mo, sa isang triangle ka. No, ladies and gentlemen, so obviously, papa-impress ka. So that's what you call the fear of men. But there's another kind of fear. And that is the fear of God. And the fear of God doesn't cause you to be nervous. It causes you to be cautious. Hindi ka nervous, cautious. Ibig sabihin, hindi ka ba sa panagsasalita na alam mo hindi naman sinasabi ng Panginoon. You pay attention to what the Spirit of God is saying and through you. Ito ang ibang dahilan ang sinasabi ko sa mga tao, don't over-prepare. Huwag kang prepare hanggang sa 10 minutes na lang bago ka magsalita, nagpe-prepare ka pa rin, that's too late. Whatever it is na pre-prepare mo, stop mo na, just trust yourself before God. Huwag ka magpapuya, kasi pag napuyat ka, baka magsasalita ka na Sunday ng umaga, nagpuyat ka, naghanda ka, alas ka sa madaling araw, tumiti lahat na yung mga manok. Ano ba ang exegesis na ito? Ano ba ang theme, topic? So, pagdating mo ng Sunday morning, pagtayo mo sa mga tama, mga kapatid, pag-uusapan natin ngayon ang kalooban ng Diyos. Wala na. Diba? Okay, sasabihin mo, padensya na po kayo, ha? Padensya na po kayo kasi hindi ako nakatulog kagabi. Padensya na po kayo. Ano ba kayo lang? Kasi nakatulog kagabi. Dapat pinag-aandaan mo yun. So, sabi ni Paul, by what I have said and done, by the power of signs and miracles, to the power of the Spirit. So ultimately, you need to pray. You need to ask God to anoint you, to speak in and through you. Yun ang pinaka-importante mo. It's not about the outline ka, may PowerPoint ka. All of these things are really not essential. Ang tunay kasi na transforming event, really, is yung event na nasi-sense ng mga tao that God is speaking to them and through them, through you. At kapag mayroong engagement na gano'n, yung event na yun becomes a spiritual event. And you will see the results, spiritual thing, the results. Merong revival, may transformation. People begin to respond. Kasi whenever you become aware of God's presence and power and purpose in any given situation, it becomes a situation kung saan you meet with God. And that's the time that your life changes. Kasi no one meets with God and walks away unchanged. Okay? So napakahalaga lang. Now, enlist the help of technology if it's helpful. Okay? If it's helpful. Of course, alam naman natin may PowerPoint, pero minsan, you know, there's such a thing as avoiding death by PowerPoint. Kasi, minsan din na marunong gumamit ng PowerPoint. PowerPoint's okay, yeah. Pero minsan din na marunong gumamit. Alam ba, may mga tao gusto ng PowerPoint. Mga kapatid, tingnan ninyo ang sinasabi ng salita. Saan na? Huwag kang ng PowerPoint na ganyan. O kaya sabihin mo, mga kapatid, ito ha, gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ano dyan? Or, you know, yan po, mga kasama, iba-ibang klaseng phone para malaman nyo kaya naman creative, maging pasto. Ano raw dyan? Tapos meron pa dito, imagine, ano siya? Kulay pula sa background na violet. Okay, minsan ganyan pa, di ba?
yung tao, gano'n mo, mahaba. Kasi gano'n yun, dahil mong picture, ano? Mahaba po, alam niyo ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa alcohol. Ano po ang sinasabi tungkol sa alcohol? Hindi ko rin po alam kung ano sinasabi tungkol sa alcohol. Kasi ang dami pong nakalagay. Now, you need to understand, the simpler it is, the more effective it is. Okay? So kung gagamit kayo ng technology, gamitin nyo na maayos. Right? I use PowerPoint, pero I try to do my best na PowerPoint is just an illustration. Hindi ito yung sermon ko. It just helps me to give pictures. So minsan, picture lang talaga is enough. Okay? Magkaiba kasi yung art saka yung design. Yung art, yung tipong artistic. Alam mo yung magpumunta ka sa art gallery, di ba? Kung titignan mo yung painting, di ba? Tapos yun yung mga tao, di ba? Ganun ang art, di ba? Tapos sabihin mo, tungkol saan po yung painting na yan? Yung mga magagaling sa art, sabihin nila, yan ay tungkol sa struggle ng tao laban sa masasamang mga elemento sa lipunan. So ikaw naman, saan po yan dyan? So yun ang art, di ba? Hindi mo ba nakikita itong guwit na to? Ang ibig sabihin niya na ay tao. Nakala ko po natin. Yun ang art. Ang art ko lang na itutulong, ang kailangan ng design. Okay? And design requires skill. Saan po ba ilalagay yung letra? Saan po ba ilalagay yung picture? Okay? Para may epekto sa mga tao. Para hindi lang yung parang nilalagay ko lahat ng informasyon dyan. Of course, some of you baka di kayo gumagamit ng PowerPoint. So this is just for those na gumagamit ng mga PowerPoint. Okay? You see, yung this is art, kaliwa, okay, para ma-arty siya, pero this is design. Simple, clear, naiintindihan ko agad. Ito ano yung point. Okay? So kung gagamit mo kayo ng technology, gamitin nyo na maayos. Kung gagamit mo kayo ng video, huwag po yung video na gumagalaw-galaw lahat yung mga tao at yung camera na gano'n-gano'n sa yung mga tao pa. Okay. At kung gagamit kayo, kung gadrama kayo rito, anything na gagawin nyo na parang extra sa boses, extra sa bibig, do it well. Yung sa ating church, parang nakakahiya tayo, di ba? Kasi magdadrama, tapos matakasot ng batro. Ako si Moses. Batro? Yung doon Moses? Tapos yung lady mo, di ba kabisado, di ba? Sabi ng Panginoon. Ano lang? So huwag kayong gagawa ng mga bagay na parang mababas, di-distract kayong mga tao sa mensahe. Okay? Use it if it's necessary and in itself. Okay. Aim for life change. Not mere information. Aim for life change. Not mere information. You know this text, di ba? Basa na natin. All scripture is what? Given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ibig sabihin, dapat, a scripture, meron talaga nagagawa o na-accomplish na bagay na kapakipakinabang sa mga taong nakikinig. So pag kayo ay magtuturo, ask yourself, ito bang ituturo ko na ito eh, tunay may pakinabang sa mga tao? Talaga bang may mangyayaring bagay na sa buhay nila na makakatulong at makakagandag sa kanilang pagkakilala sa Panginoon? So you need to really wrestle with your outline, wrestle with your message, and make sure na pagtuturo ka, don't talk to people's heads, you know, don't talk to their hearts, talk to, look at them lagi. Huwag yung, alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon po talaga ay nagsasabi sa atin. Parang takot na takot tumingin sa mga tao. Engage, you talk with them person to person, alright? I'll talk more about that later on. Pero, basically, ito yung application bridge to this. Nasabi ko, you know, there's a den ng araw, that's called interpretation or exegesis. Tapos, the timeless principles, which is yung implication nito, or sabi natin, exposition, tatawag natin. And then, mayroon now, yung personalization, sa panahon natin. So you cross the bridge and you try to help people walk through the bridge. Parang ang tourist guide. Galing kayo yung sa dulo, sabi mo, ito sabi ng Bible. Pero dito tayo ngayon, sa gitna ng bridge. Sabi ko sa inyo, may prinsipyo dito. Pero sabi kayo dito, dito tayo sa panahon natin ngayon sa dulo. Kasi this is what God is saying to us today. Okay? So you travel with people and you help them understand.
the will of God. Alam niyo, okay lang na meron tayo nakikita magagandang bagay sa Bible. Okay lang na parang, wow, nandun pa rin sa Bible yun. Pero kung hindi mo ina-apply yun, baliwala. That's why one time pumayag na mga tao ay talagang kiniglan ng kinig. You know, this one I found in one of the postings on Facebook, so in Facebook, nagay ko, preach and teach not for income, but for outcome. Okay? Isipin mo kung anong pagbabago nangyayari sa buhay ng mga tao. Don't just preach for the sake of preaching. Don't just teach para makarahos ka lang. Diba? Pagkatapos ng preaching mo parang, ay, salamat po, tinatapos na. You know, you teach because you want to see people's lives change. Yun ang goal mo dapat. Now, know how to start and end properly. So, take a moment to talk about this ngayon. Mas importante ito. First of all, I'll talk to you about what a good intro looks like. Ano yung tunay ng good intro? Well, una-muna, mayroong interesting beginning. Okay? Pag kayo ay nag-introduce sa inyong talk, huwag na kayong maraming, ano, kung ano pa mga, ano, di ba, parang, Hallelujah, may ng Panginoon, praise God, at, Hallelujah. Mag-umpisa ka ng maayos, di ba? Pagkatayo pa lang dito, di ba? Gusto mo na kong mag-backslide. So, di ba? Yun, interesting beginning, di ba? Pero alam nyo, sinabi sa akin ng kaibigan mo yan, hindi mo naniwala. Oo, di ba? Kaibigan mo naman, hindi naman ako yun. Interesting beginning. So, huwag na kayo mag-excuse na parang, alam nyo, mabate, di ba? Ito lang, parang, boring yan, right? So, another aspect of introduction is need is grace. Why are we supposed to be listening to you? Kasi parang talk ka mga kapatid. You only have about, sabihin natin, roughly mga a minute or so to justify yourself dun sa harapan. We, ang audience mo, parang kumayo pa sa harapan, will give you the benefit of the doubt. Makikinig sila sa iba, a minute or so. Once na ma-discern nyo na baka wala kang pupuntahan, pwede nakaupo pa rin sila dyan, pero nag-tune out na sila. Alabas na lang yung cellphone nila. Okay, where are you now? Dito kami. Amen! Nag-tune out na sila. Kasi in about 2 minutes or so, you have to justify why is it nakakaminggan na namin. So you have to raise up the need. And be crystal clear sa amin bakit importante yung topic niya. Okay? Di pwede sabihin na, well, tinuturo sa Bible ang tungkol sa gantong bagay. So, well, nasa Bible yan. At tinuturo yan. Okay. Talaga. Nasa Bible to. Ngayon, nasa Bible eh. Lord, i-rapture mo na yung preacher. Kasi hindi niya pinapaliwanag. Ano ba talaga yung link? Okay. So, pangatong characteristic is text introduced and justified. Sinasabi mo sa amin kung ano talata yung babang tatalakayin mo at dinidefend mo sa amin o dinidjustify mo bakit yung talata na yun. Diba? Sa umaga nito, titignan natin ang 1 Timothy chapter 6. Mula sa verse ganito hanggang sa verse na ganyan. Kasi naniniwala ako na yung sinabi ko sa inyong problema, masasagot dito. Pero dito sa talata ito, si mismo si Timoteo ay nakakaaralan sa itong problema. And it's important for us to listen. Kahit na matagal na nangyari ito, it still happens today. Yeah. So you justify. Bakit yun ang text mo? Hindi yun. Babasahin po natin ang Timoteo. Kasi po, wala na po akong mabasa nila. Ito po yung pag-aaralan natin kasi sabi ko ni Pastor Arnel, i-preach ko na ito. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala dito. Ano bang ano yan? Walang mangyayari. So you have to introduce it and then justify. And then, relevance or revelation is introduced. In other words, mapaliwanag mo sa akin, bakit? Kung ano mangyayari, kung sakaling maintindihan namin ito, anong promise mo sa amin? Okay? Sasabihin mo, kung makikinig mo kayo, at kung bubuksan natin ang mga puso natin, naniniwala po ako mga kapatid, na dito sa church natin, magkakaroon tayo ng greater effectivity as we come together bilang nagkakaisang church.
If we listen to the word of God, ngayon sa pag-usapan natin, I believe na matututo tayo ng isang bagay na makakatulong sa atin. So you have to give the relevance. O kaya, sasabihin mo na yung take-home message mo. Kaya revelation. Sabihin mo na, today makinig kayo may kamarang palit. Are you listening? Listen carefully. False teachers ruin good churches. So, sabi, sinabi mo na sa introduction. Didactic yun. Okay? Then, lastly, yung overview of the talk is given. Ang overview, ibig sabihin, ito ang gagawin ko. Ha? Sabihin nyo, mga kapatid, okay, nakita natin na, so, importante ito, gugrow tayo dito. So, ito ang gagawin natin sa araw ito. Okay? Una, I want to look at the passage of scripture sa 1 Timothy. And then, ang gusto kong gawin is, I want to really, for us to identify kung ano ba yung mga dahilan na dapat tayo mag-ingat sa mga false teachers. After that, sa pagtatapos natin, gusto kong makita ninyo kung anong practical implication nyo. Okay? You tell us kung anong gagawin mo. Amen? Para alam namin. Kasi pag hindi mo sinabi, parang, matang tagal niya, saan ba siya pupunta? So, hinintay namin. Diba? So, kailangan bibigyan mo ng guide ng mga tao. So, ito yung normal introduction. So, ang tawag ko dito ay take off. You take off properly. Diba? Sino-sino kasakay ng aeroplano? Okay, diba? Masasakay ng aeroplano, diba? Hindi naman parang ako, sakay na, tara! Lipad na tayo. Okay. May mga preparation yan. Meron mga sinasa. Diba, tatayo yun, ano? Ito po, sakali mo mag-crash yung aeroplano, lagay niyo po rito sa itong yung ganito, tapos ito pa yung mga ilaw, so, ikaw naman, nakikinig ka parang, lipad na, tagal lumipad eh, di ba? Pero pinapaluralin pa sa'yo para ready ka. So, ganun din ang introduction eh, pinaprepare mo yung mga tao for the body of the talk. Now, okay. I want to talk about what good ending is. Good ending. The first characteristic ng good ending is that you emphasize the take-home message. Kung sakaling hindi mo malapanggit sa umpisa yan, now is the time sa pag-end mo. Kailangan magitin mo yung take-home message mo. Okay? Tapos, you need to nudge toward application. In other words, kailangan pakita mo sa mga tao, sabihin mo sa kanila, huwag lang tayo maginig na kapakinig. Let's do something about this. And that's why, malinaw dapat siya, ano yung pinagagawa mo sa mga tao? Huwag natin sabihin, alam nyo, kailangan natin gawin. Kailangan tayo maging asin at liwanag sa mundong ito. Amen? Amen! Gawin natin ito. Amen! Tapos paglabas mo, parang natin gawin nyo. Yan, alam ko, paano gagawin nyo? Magbutbut kayo ng asin sa ulo ninyo. Okay. Tapos maglakan kayo na may plastic. You know? So, asin natin. Minsan problema sa mga preaching, walang malinaw na ano bang gagawin namin. So sabi mo, mamaya, meron po tayong importanteng seminar at pag-aralan service and I want to train you how to share your faith. Okay? Mamaya, mag-enroll kayo, mag-register kayo sa likod. Taas ang mga yung registration table, pakita nyo sa sarili nyo, punta kayo mamaya. So before you go home, make sure na paglabas mo, you go there, sign your name. Okay, magkaroon ka ng malinaw na pag-agawa. And then, you direct the initial response. Kasi usually, initial response yung initial na gagawin ng mga tao. Like an altar call. Gusto mo papatayin sila. Gusto mo paluhurin. Gusto mo ilagay yung kamay nila sa puso nila. Gusto mo ba sila magsaya? Gusto mo ba humiko? Gusto mo ba sila mag-pretend na para sa mga pato? So what do you want? Okay? Anong initial response na gagawin mo? Okay? So that's what you call a touchdown. Diba? Yung touchdown. Kasi minsan may mga tao na pre-praise talaga. Hindi nila alam paano na ilalating yung kano. So, mga kapatid, in conclusion, okay? Finally, okay? Pagkatapos ng lahat, sa katapusan, sa ending ng pag-uusap na ito, sa dulo ng walang hanggan. So, kami naman parang, okay, tapusin mo na, okay? So, kung nyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon, talaga nakita natin sa talatang ito na mabait siya, na handa siyang tumulong kahit tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Pagsubok. Alam niyo ang pagsubok? Ending way! Bakit ka magtutulong ka naman ng pagsubok? Tama na! Kasi may mga preachers na ganyan eh. Pag may na-inspire na konti, pagsubok. Alam niyo ba na may tatlong bagay na dapat itinito ko sa pagsubok? Ikakabigay mo na ng limang solusyon
At 50 parangan. Ngayon may 3 ka pa. Sobra ka na. Uwi ka na. Okay. So you talk out by models like this. Bale, may take off ka. Tapos meron kang teaching or talk. Okay? Tapos meron kang touchdown. So yun yung struktura ng outline mo. Now, should you bring an outline sa preaching mo? Well, nasa sa iyo. As much as possible, kung pwede mo munang dalhin, huwag munang dalhin. Pero kung talaga tipong pinagbabuhi ka ng dugo na kailangan meron kang outline dyan, sige dalhin mo. Kasi baka mamay himatayin ka para sa lahat ng pangako. Dapat ba maglalagay ka ng manuscript o itinatype mo lahat yung sinasabi mo, yan it depends. Para sa akin, I don't advise it. Kasi pag naka-manuscript ka, siyempre parang, alam nyo, mga kapatid, ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos, ako lang ang nakakita. At ito, you know, wala eh, problema yan. So kami, parang, ano may binabasa nito? So manuscripts cannot be effective. Pero some people use that, okay lang. Here are my final tips for you, okay? Organize your thoughts. Minsan pa natitest ako ng isang posibleng preacher, okay? Tinatanong ko lang siya ng mga simpleng tanong para malala ko kung kaya niya i-organize yung thoughts na. Paano mo magluto ng sinigang? Pastor, siyempre, lalagyan mo ng maasin. Maasin? Oh, hindi mo na maasin. Hindi, dapat ano mong gawin, may higyan ng pera pa malengke. Organize your thoughts. Diba? Isa sa mga effective na mga teaching na siguro nalangin ko na yung malinaw na malinaw siya na may struktura siya at katapusan na parang grabe, nag-gets ko yun ha. Kuwang-kuwa ko yun ha. Diba? Hindi yung pagkatapos ng preaching parang ano raw? Ano raw yung sabi? Diba? Hindi mo naiintindihan. So, organize your thoughts. Pangalawa, know your objectives. Ano ba gusto mga accomplish talaga dito sa talk na ito? Pangatlo, maintain eye contact. Okay? Ang strategy sa eye contact is a few seconds lang sa bawat sector ng audience. Kasi yung audience pwede mong i-divide sa apat. Okay? Pwede rin sa siya. Pwede yun. Pero ang technique sa eye contact is don't spend too much time with one person. Alam niyo, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay talaga namang dapat natin sinusundan. Alam mo? Parang kayo na kaya mag-usap, humiwi na lang kaya kayo. Ang tamang preaching is few seconds, maniwa ko pa. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay dapat natin ilagay sa ating puso. Sapagkat kasi alam din natin, okay, di ba? So you maintain eye contact. And as much as possible, even use yung katawan mo to do this. I'll talk more about that. Okay, you know what? Sige, tinatid. Let me see. So choose the best words. Ano ba yung pinaka-best word na sasabihin para doon? So that's why ginagalati, nag-reflectan mo yung sasabihin mo. Nag-reflectan. Para hindi yung at particular moment, hindi naman sa dami ng sinasabi mo yun. Kundi ano yung pinipili mong salita na natilig namin mga puso. Okay? So that's why choose the best words. Maging ano ka, word craftsman. Get familiarized with words. Okay? And as much as possible, be simple. Huwag yung parang yung mga words mo parang kailangan may master's degree ka para maintindihan. Make it simple. Another tip ko sa inyo, maximize vocal variety dahil ang totoo lang yung boses natin is very effective. Ngayon kung marunong magumamit ang boses mo sa tamang paraan, matututo yung mga tao. So, hindi yung mga kapatid, lahat ng pagkakataon, gawin natin kung ano kalooban ng Diyos at kung kalooban niya, dapat natin gawin niya sa tulong ng Panginoon. Ah!
Alam niyo, isang naiisip ko sa mga pulpito, dapat merong pindutan. Parang merong square. Pag may magmamagong yung pipito, di ba nag-re-re-re siya sa mga alligators? Communicate with your body. Kasi nga sabi ko, yung mga estudyante ko minsan sa preaching, talagang takot at takot gamitin yung katawan nila. Di ba? Sabi ko ng Panginoon, meron pong isang punto. At kung papakinggan po natin, ano problema mo? You have to use your body. And sometimes, pag gusto kong paliwanag yung pag-ibig ng Panginoon, I draw near. And this is the audience. And, you know, yung malasakit sa iyong Panginoon is beyond imagination. Pero alam ko that the greatness of God, you use your body. Di ba? At so, nung nakita ko siya, sabi ko, grabe! Hindi yung, nakita ko siya, sabi ko, grabe. Use your body. Kasi, binivisualize namin ano sila sa akin mo eh. So, nung nag-usap kami, sabi ko sa kanya, saan ang galing? Nagkali naman ko doon. So, sabi ko, hindi, saan ka talaga nang galing? Sabi niya, galing na ako dun eh. So, what do you say? The conversation. Hindi yung, sabi ko nga ganito eh. At sabi niya, gano'n. So, sinabi ko ganito. Eh, sabi naman niya, gano'n. Nakabuhay-buhay naman yun. The usual body. Okay. And then, harness object lessons. Ano yung object lessons? Imagine nyo na ito yung, di ba? So use this, Syria, whatever, do it. Use whatever it is appearing to you. May kilala nga akong pasto, naglabas pa ng camel, kamelyo. Sa TV ko lang naman ako na ito. Naglabas ng kamelyo, kasi, camel, go to the eye of the lion, naglabas ng kamelyo. So gulat yung mga tao, may kamelyo. Huwag nyo naman gawin dito yung kasulat ay kamelyo. Alright, anyway, small tips ko sa inyo. So how do you develop more preachers? Here are my suggestions for practical consideration niyo. First of all, organize a preacher's guild or a quipper's guild, depending on how you call it, okay? Gawa kayo ng preacher's guild, the JIL, parang monthly meeting na lahat ang gusto matuto mag-preach can come, can attend. So, pangalawa, you know, provide regular training tulad ito. Pwede natin, pwede niyang panoorin itong seminar na ito. Kahit na yung mga wala rito, they can watch this seminar again. And those of you na nakarinig ng seminar ito, you can help and coach these people. Tapos pangatlo, you can come up with preaching projects. Okay? Parang may project ng mga tao na gagawin nila during the once a month na preacher's guild, pag nakita-kita, they will fulfill the projects one by one. Okay? So, alternating day or schedule. Tapos, use peer coaching. Maganda yung peer coaching kasi pwede magbigay ng feedback ang bawat isa sa isa't isa. Then give honest feedback. No? Ang maganda sa Equipers Guild, lahat ng martin, meron silang, o di man lahat, kundi several people, meron kanya-kanyang role. Meron isang tagapansin ng A, tagabilang ng A. Okay, tagabilang kayo na. So, ako nakikinig ka. Sabi nga ng Panginoon, ito. Three. Four. So, tagabilang ka ng A. Okay? Para sa ganon, yung nagpipreach, natututo siya. So, natapos siya mag-preach, sabi mo, meron nga pala po kayong 3,000 A. Okay, so, give honest feedback. A firm progress. So, hindi naman perfection. Basta nakikita mo, nag-develop health care natin. Okay? Natututo na. Okay? Marunong na. Tapos, 7, deploy when ready. Kasi responsibility natin na naglalagay ng mga teacher o preacher. So, i-deploy natin yung tao pag tamang panahon na nakikita natin na ready na yung tao. Okay? So, deploy when ready. Okay. Little discussion?
Okay, balikay sa grupo natin. We have the following questions. Number one, what have you realized about preaching that you did not know before? And then second is, given the opportunity, how would you apply it in your preaching and teaching? So, ano yung natutunan mo? Paano mo ito i-apply? So, will you stand up now and go to your group para you can have this last discussion and then we'll come back for a final wrap-up para po sa atin. It's now 3:30, so I'm giving you about 15 minutes para mag-usap, and then the last 15 minutes can be devoted for question and answer and final matters. Okay.